Hey, yo, what's up mga kabungalan, keeper plus nga pala. Yan, nakagising pa lang talaga actually, wala pa nga akong kain eh. Gawa nang nabasa ko lahat ng mga comments, section sa page ko, sa YouTube channel ko. Ayun nga, ang daming negatibong comment, meron namang positive, meron namang naniniwala, meron hindi naniniwala sa akin. Ang daming nagtatanong kung scripted daw ba, o sadya ba yung sampal, ganun, about kay Kiko Matos. Guys, kung ano lang yun, kung content lang yun, hindi ako magpapasampal ng ganun sa kanya. Siyempre, yung pagiging ano ko, yung pag katao ko, parang binaba ako para lang sa views, para lang sa ganito. Hindi talaga eh. Hindi legit talaga yung sampal na yun. Ang script lang doon guys, ano, mga bungs, ang script lang doon yung basketball namin, yung collab namin, na pag-usapan namin yun. Pero hindi ko akalain na magagawa niya sa akin, na sasampalin niya ako sa mukha, kaya ito yung reaction ko. Ulo, yung ino. Kaya tumakbo na ako, nagulat ako sa ginawa niya. Sobrang gulat na gulat ako sa ginawa ni Kiko Matos. Kaya sobrang ano, sobrang kupal. Kahit sino naman eh. Kahit sino, kahit ikaw, kahit sino naman na nasa sitwasyon ko, siguro ganun na lang gagawin. Atakbo na lang, laki ng katawan kasi nun eh. Puta, nung palag ko ron, pag sinapaka ko ng UFC player yun, siguro yung iba matatapang. Na kung alam mo naman na hindi mo kaya yun, kaya siguro tumakbo na lang ako. Hindi ko talaga kaya. Kawawa ako dun. Pag inano ko nun, inimba yung buha ko nun, sinapak yung utak ko nun. Wala talaga, boundary talaga. Kaya yung ginawa niya sa akin na yun, ang ina grabe. Sana maisip niya rin, no, kung bakit niya, bakit kailangan niya manakit ng tao, bakit kailangan niya gumawa ng ganung, ano, ganung pananampal para lang sa ikalalakas ng ano niya, ng pangalan niya. Kasi ako, kumbaga parang siguro, nagkamali ako. Yung mga patawa ko sa kanya, yung mga trash talk ko sa kanya. Ano ba yung idol niyo? Idol niyo, pagod na, Kiko Matos ka lang, keeper plus to yun. Siguro dun siya nainis sa akin. Pero hindi yun rason para manakit ka ng tao. Pwede mo naman putulin yung video. O na sabi mo sa akin na, keep, wag ganito yung mga sasabihin mo. Wag ganyan. Kasi, ano yan, foul yan sa akin. Siyempre, paano meron pa rin akong dignidad, diba? Pero hindi niya naman sinabi sa akin yun. Kaya hindi ko na natunugan. Kumbaga parang ako, once na komedyante ka kasi, minsan, kung ano yung lumalabas sa isip, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, minsan, hindi mo na rin naaawat yung sarili mo. Binibigkas mo, diba? Siyempre kami, mga komedyante, kumbaga parang kung ano yung mabigkas kong joke, kung ano yung mabigkas ng utak ko na patawa, minsan nasasabi namin, kahit alam namin na minsan nakakasakit din kami ng iba. Naiintindihan ko naman yung side niya na ganun. Pero kung inawat niya ako na sa mga sinasabi ko na yun, na foul sa kanya, pwede ko namang i-stop yun, di ba? Hindi na kailangan umabot sa sitwasyon na mananampal ka ng tao. Nakausap ko na yung nanay ko, yung tatay ko, tsaka yung pamilya ko dun sa nangyari. Ayun, balak nga namin magsampa ng kaso laban kay Kiko Matos. Kasi hindi naman basta-basta pwede na ganun lang, ganyan lang, tas wala lang. Sorry lang, di ba? Kahit sino naman, physical na yun eh. Kumbaga parang physical niya na ako eh. Yung sinampal ka rito, puto. Parang yung sampalin ka dito, parang ano yun eh. Parang wala ka man lang ano. Wala kong kalaban-laban sa ginawa niya na ganun, di ba? Kung larong basketball eh, sana hindi na siya nag-iya sa akin ng basketball, di ba? Di ba? Hindi ako yung nagpapunta sa kanya guys, siya yung pumunta sa akin, siya yung nakipag-usap na mag-collab kami. Kita-kita nila yon ng mga kasama ko, yung nagbibideo na nakita nila yon. Di ba kita-kita nyo halos yung mismong harap-harapan nyo, legit yung sampal niya, di ba? Ayan, kitang-kita. Nagulat kami doon. Nagulat halos sila din, gulat din sa pangyayari na yon, kaya sila umawat na lang. Yan, kaya bala ka namin mag-demanda nila nanay, nila tatay, sa ginawa sa akin ni Kiko Matos, kasi ayaw din nilang pumayag na ganun. Ba't daw ganyan yung ginawa sa akin? Ba't ganun daw? Sinampal ako. Yun, abangan nyo na lang mga kabungal kung ano ba yung susunod naming yapak dito. Kasi ngayon, mamaya-maya mag-aasikaso kami. Pupunta kami ng barangay hall. Yan ngayon, aasikasuhin namin ngayon. Magpapamedical ako ngayon. Kasi kahapon hindi na inabot gawa ng curfew na lockdown kasi dito sa amin. Yan, sa mga nagtatanong kung bakit kami nakapaglaro doon, nakapagpaalam ako. Doon mismo kay Cap, nagpaalam ako sa court na ginanapan nun. Tsaka ilang tao lang kami, naka-social distancing yun. Doon lang, nung nagkagulo lang, doon lang talaga nagkalapit-lapit sa singa, gawa ng mainit na yung nangyari. Sa mga nagtatanong kung scripted yun, nasagot ko na, hindi scripted yun, totoong nangyari yun, totoong sinampal ako ni Kiko Matos, totoong animal yung ugali niya, totoong kupal isang tao, totoong ewan ko kung nakapagtapos man siya. Ako, wala akong pinag-aralan, hindi ako nakapagtapos, pero hindi ko kayang manakit ng tao, hindi ko kayang
kayang malampal ng tao para lang sabihin sa ibang tao na malakas ako, ako yung pinakamaganto, ako yung pinakamaangas, paglalo pag walang kasalanan sa akin. Never kong gagawin yun. Kaya kay Kumatos, kung ako sa'yo, yan, basta ano, yun na lang, magsasampa ako ng kaso laban kay Kiko. Yo, yan, nandito tayo sa kabilang bahay na amin. Nantay ko yung nanay ko dahil nga nag-usap kami, alis kami ngayon. Magpapamedical ako, hindi ko alam kung meron pa bang pasato dito, pero malaking proof naman yung video para maging ebidensya na sinaktan niya ako eh. Yun, Kiko Matos, kung nasan ka man ngayon, sana ito lang yung sasabihin ko sa'yo. Yan, hanggat kaya mong, yan, Kiko Matos, yan, wala akong ibang gustong sabihin sa'yo, kundi yun na lang, magpapail lang ako ng case sa'yo dahil hindi ko matanggap yung ginawa mo sa akin pagsampal. Yan, kaya na ginawa mo kong tanga doon. Sinampal niya ako dito. Pang boundary, ang sarap pala ng, ang sakit, sarap? Ang sakit pala ng sampal ni Kiko Matos, no? Kaya natunog na tunog yun dito. Tapos, aray! Gumanon na lang ako eh. Siyempre, tumakbo na lang din ako noon. Tumakbo ko. Parang akong bata noon. Tawa ko. Abang pinapanood ko yung video, tangay na, parang akong bata noon ginawa niya sa akin. Ganun kasi ako ng bata eh, nung inaaway din ako din sa amin ng mga malalaking tao. Pag hindi ko kaya tumatakbo, sinahabol ako ng mga ano, pero hindi nila ako kayang habulin kasi mabilis nga ako tumakbo. Hindi nga ako nakahabol ni Kiko Matos. Pero kung nahawakan ako noon, siguro hindi lang yun yung matatama ko, hindi lang sampal. Sa mga ano, sa mga na-offend o na ano sa akin, wala, yun ako eh. Kumbaga parang yun talaga ako, komedyante ako eh. Kumbaga parang hindi ko kailangan itago yun, hindi ko kailangan baguhin yung sarili ko para sa karamihang tao. Kung ano ako nakilala nyo, yun ako. Kaya siguro si Kiko Matos is nagkataon lang na hindi niya tanggap yung mga jokes ko sa kanya noon. Hindi niya tanggap kung bakit ganun yung mga sinasabi ko. Nagulat siya kasi first time nga naman namin mag-collab nun. Basta yun na lang guys, maraming salamat sa mga nakasuporta pa rin sa akin dyan. Maraming salamat sa mga handang umunawa. Yan, abangan nyo yung susunod pa na mangyayari dito. Yun, nag-decide kami ng family ko na magsampa kami ng kaso. Yan, marami rin tropa na nagsabi na ganito ganyan, keeper, magsampa ka ng kaso, huwag kang pumayag na ganun lang yung sorry lang, wag ka pumayag ganyan. Pati mga best friend ko, mga kaibigan ko, mga dati kong kagrupo, mga tropa kong rapper, tropa kong dancer, yan, lahat sila nagsabi ng gano'n kasi napanood nga nila yung video. Naawa sila sa akin. Pero hindi nga ako nakakaawa dun eh, para akong bata, nakakatawa pa nga ako sa iba nun eh, di ba? Hindi ako nakakaawa dun, nakakatawa sa iba yun. Kung kilala ako ng mga nanonood talaga na komedyante, matatawa sila dun sa video na yun kasi para talaga akong bata dun. So yun lang mga kabungal, maraming salamat.